Ayun, dito sa tabi. Ayun, para siguro kaya may space talaga dyan. Para sa akin talaga itong space dito. Ito, mga bagong dating po yung mga helmet na lagi pa. Sup, mga bossing ka Soviet. Ay, mali pa tuloy. Sa to sa'yo dyan, Soviet. Congrats sa 30k subs. Baka pwede ka pong magpapansit, Sobies. Joke lang po. Sa mga bossing kapadyak, kamusta na po kayo dyan at kamusta na po ang inyong mga bike? Sa try lang po natin magpunta ng LJ Bike Shop kawit ng mga bossing ano. Kasi may mga bagong dating din po silang mga bike doon. So, matagal na po tayong hindi nakapunta rin kasi doon ano. Sabi nga ni Sobies, mga panahon pa ng dinosaur. Nag-umpisa pa lang po tayong mag... magbuo ng bike noon nung una po tayo nakapunta ng LJ Bike Shop Kawit. So samahan niyo po ako ngayong araw mga bossing kapadyak na mag bike visit or siguro makapag bike check na rin ng papyaw dito po sa LJ Bike Shop Imus. So tara po mga bossing kapadyak, tara po. Alright, good morning sa inyo mga bossing kapadyak. Kamusta na po kayo dyan at kamusta na po ang inyong mga bike? Welcome back to my channel! Tagal ko nang hindi binabanggit yun ah. Malapit lang din po yan sa All Home. Ano po, ayan po yung magiging palatandaan nyo. Kung gusto nyo po pumunta rin doon sa LJ Bike Shop, Kawit. Alright, kasi mamaya doon sa may gasoline station, kakanan na po tayo ron. So mga bossing, kanan na po tayo rito sa may sa Phoenix gas station. Pwede na po tayo rito kumanan, ano po. Daan-daan lang po tayo. Yan, Phoenix gas station po yung lilikuan natin. Tapos dire-diretso lang po yan dyan, bandang kaliwa. Halos tapat na po yan ang LTO at City Hall ng Kawit, ano po. So mga bossing kapadyak, nandito na po tayo sa LJ Bikes Kawit, ano po. So nandito na po tayo, ano po, unahin po natin yung mga isang tumpok doon. So ayan mga bossing, unahin po nito, natin itong J-Call. Ayan, J-Call MPV po ito, ano po. So unahin po natin yung cockpit, anong saddle niya ay J-Call din, stock. Tapos ang handlebar niya stock rin. Yung grip niya ganun din stock, ano po. Tapos yung stem niya ganun din stock rin siya. Tsaka itong headset niya. So ito pong J-Call frame ay siguro ano po ito eh. Ano ba yan? Nakalagay eh. Ito siguro ano to, mga size 16 small. Yan. Or medium na po kasi bira na lang po yung lumalabas na medium ng mga mountain bike. So bali hindi pa po siya tapered ah. So dito naman po tayo sa wheel set, ano po. So ayan, inflate to 40 psi, or I mean 29. Ayan, 29er po pala siya. Tapos 2.1 ang kanyang gulong. So bali naka ano na po siya, ano, naka 7 speed. So bali naka 3x and 7 speed po siya. Ayan. Bali ang pangalan po ng kanyang cogs ay Shimei. So bilangin po muna natin kung talagang naka 7 speed po siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 speed nga po siya. At ang kanyang RD ay Shining TZ. Ayan. Shining TZ. So kapag kagamit po ito, magliliwanag ka dyan kasi shining. 3x na po siya. So ayan. So magaganda po yung ano niya, no? Malalaki yung kanyang spikes. So tamang-tama po siya sa trail or sa long ride, pwede rin po. Ayan. So ang kanyang fork ay coil type full suspension and J-Call din po, ano. So ang kanyang hubs ay untouched. Ayan, untouched Jiangsu. Ayan. Untouched Jiangsu po ang kanyang hubs, ano po mga bossing, ano.
So ang size po ng kanyang disc brake ay siguro mga 160 po yan. So ayan po ang ating JL. So maganda po siya. Yan po yung mga bagong dating at bagong labas po nila mga bike. Ang ganda po yan. Titignan po natin yan, ang ganda na. So ang susunod po natin itong Galaxy ano po. So ang kanyang saddle ay Galaxy. Ang kanyang seat po ay ano po, JLX na yan, tsaka itong seat clamp ano po. So naka Shimano brake na po siya. Naka Shimano V-brake po. Ang kanyang handlebar ay JLX. Yan, JLX. So at tsaka na kanyang headset ay JLX na rin po ano, tsaka itong kanyang stem. So bali na parang naka tapered na po siya ano po. So bali itong Galaxy frame niya ay size 17 ano po, ayan, 26, bali 26er siya. And then tignan natin, bali naka, ayan, bali naka 3x8 speed po siya ano po, na ayan, 3x8 speed. So bilangin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So naka 3x8 speed po siya. Ang kanyang RD ay tourney, Shimano tourney, yan. At saka ang kanyang crankset ay Galaxy. At saka yung kanyang RD niya ay ayan, Shimano tourney po ano po. So ang kanyang suspension fork ay ayan, tignan natin, Galaxy rin po. Ayan, ang ganda. So ang size po ng kanyang gulong ay 26x1.95 din po. Ayan, nakikita nyo po, medyo maliwanag naman po ano dahil maaraw ngayon. So ayan po, bali yung kanyang disc brake, ayan, ay 160. Ayan, 160 po yung ano niya, no? Ang kanyang disc brake, ano po. Ayan. So bali ang price po nito ay nagkakahalaga ng 10,800, ayan. Yeah, mura-mura na po ngayon, ano, medyo nagmura na po ang mga bikes ngayon dito, lalo na dito sa LG bikes. So talagang bigatin talaga yung LG bikes na yan, tsaka mga muray po yung mga bikes dito, ano po. So itong JKL nga pala po, ano po, baka hindi ko nabanggit kanina, ay 11.9 po. So susunod po natin itong Skyline. Ito po yung bago ng Skyline, no? Napakaganda. Ayan, may bagong design ng Skyline po ngayon, ganda o. So bali itong Skyline ay ayan, kung nakikita nyo po, ayun, medium frame po siya, medium frame alloy. So pagdating na po kagad natin itong presyo na po, bali 99 po siya. Kaya mura mura na po yung mga bike ngayon dito, lalo na sa LJ Bike Shop Kawit na po. So ang kanyang seat post ay Skyline din po ang kanyang saddle. Stock po ang kanyang seat clamp, ano po, mga bossing kapadyak, ano. So ayan ang kanyang brake ay stock po, ano. Ayan. So tignan po natin itong ano, ayan, ang kanyang stem ay Skyline, ang headset ay stock po, ano po. So tignan po natin ang kanyang speed, kung ilang speed, ano. Ayan, bali naka 3x7 din po siya ng mga bossing, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bali naka 3x7 din po siya. 160 po ang kanyang rotor. At ano ba sukat ng gulong nito? So bali ang sukat po ng kanyang gulong ay 27.5. ayan po, 27.5 po yan. Ayan po, naka 3x7 speed na po siya. Ibig sabihin naka 3 po yung plato niya at 7 speed po. Ayan, landaya. Ayan, bali 99 lang po siya, ano po. So bali po ang kanyang suspension fork ay ayan, mountain bike, Skyline din. Napakaganda, kung makikita nyo po, parang suspension siya. Kasi ang nakaganda po sa kanya itong suspension niya. Ito, itong tawag dito. Basta yan, kulay black, ano po. So, ang ganda. So ayan po si Skyline mountain bike, 27.5, ano po. Ayan. So susunod po natin itong Totem. Ayan, Totem siya po. Totem, walang nakalagay na size. Siguro ano to,
nasa medium frame na din po to. Kasi ang kalimitan na lumalabas ng mga frame ng mga mountain bike ay naka medium na po, ano. So frame, naka aluminum natin po siya. Ayan, aluminum total. So ang kanyang saddle stock pa rin po, pati seat post, tsaka ang kanyang seat clamp, ano po. Ayan. So ayan po si Totem Wine 690. So ang price niya, kung makikita natin, ayun, naka, ayan, 12.5 na po, ano. So ang handlebar niya, tsaka itong stem niya ay Totem. Ang brake niya ay Totem na rin po. Ayan, naka mechanical brake po. So bali, naka 3x, naka, kung makikita niyo po, ayan, naka 3x. Ilangin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka 3x8 speed na po siya, ano po. So bali ang RD niya ay Shimano. Shimano. Bali 26ers po siya, no. 26ers. And then ang kanya, tingnan po natin yung fork niya. Ayan, ang ganda. Naka-call type din po siya na suspension na Totem. Ayan po. Bali ang hubs niya, stock. Ayan, 160 yung kanyang disc brake, ano po, mga bossing, ano. Ayan, doon. Bali, nakakailan na ba tayong review ng bike, bali Jekyll, Galaxy, Skyline, tsaka Totem na po. Yung 1, 2, 3, 4, 5, yung panlimang bike po dito mula sa baba sa taas ay GLX po. Bali ang size nya ay size 16 frame. Ayan, ganda oh. Ang kanyang seat, saddle ay Galaxy. Pati na rin po ang kanyang seat post, tsaka seat clamp po na po. Ayan, bali, ayan, kung nakikita nyo, ang halaga po nitong GLX na mountain bike na to ay 9,900. So, ayan, ang handlebar nya ay GLX. Pati po ang kanyang, ayan, kung nakikita nyo, pati po ang kanyang stem ay GLX na rin po, ano po. Bali, 27.5 po ito na naka 3x, na 3x na to, bilangin na uli natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naka 3x7 speed po, ano po. Tsaka naka 160 disc brake na rin po siya. Bale 27.5, masahin dito, 27.5 po ang kanyang gulong, ano po. Bale ang kanyang fork suspension ay tignan po natin, yung ganda, may kulay pula tsaka black. Ayan, MTB, MTB Soups po ang kanyang ano, suspension ko, right, na fork, ano po. Ayan, maganda. So ayan po yung mga papio na review po natin ngayon dito sa kanilang mga bagong dating na mountain bikes, ano po. Ayan, gaganda po. So ayan mga bossing kapadyak, dito mamaya na natin reviewin yan. Tsaka dito yung pangalawa or pangatlo natin yung review. So dumako muna tayo doon kasi medyo high end yung bikes doon, ano po. So ayan, tara. So ito yung Faxai, yung bago ng Faxai, ano, ang ganda na rin, no? Franklin. Ha? Franklin. Ayun, ayun, Faxai Franklin. Ang ganda na rin, no? So anong size nito? Medium? Medium. Medium 29er na pala to. So sa cockpit muna tayo, Faxai, Faxai ang kanyang saddle. Seat, seat po, ano pa, seat post ay Faxai na rin. Seat clamp, ayan. So ang kanyang handlebar, Faxai na rin. Tsaka ang brake nya ay naka mechanical brake pa to, no? Hydraulic. Naka hydraulic brakes na rin. Ganda ba, mga bagong labas na yung ano, bago na yung design ng mga hydraulic ngayon eh. Dati hindi ganito, di ba, parang MO200 na lang. So ayan. So siyempre ang gulong nya 29er po, ano po, na naka 3x, ano to, naka 3x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tignan natin, siguraduhin natin. Ayan, naka 3x, naka 3x9 na rin nga po siya. So ang kanyang RD ay MX9. Ayan, maganda na po, mga bagong labas na po yan ngayon. Ayan, malaki po yung wheel niya rito. Ayan po, ayan po si Faxai Franklin 11. Ayan po. Bali, tapered na rin po siguro to, no? So ang kanyang fork suspension ay Freak. Ayan, ganda oh.
Freak MT3. Ayan, ganda po. Pwede siya pang trail and pang long ride kasi yung gulong niya, makikita niyo po yung spikes niya, ano po, maganda. Tsaka hindi ganun kalalaki. Pwede talaga siya sa road tsaka pang trail. So, sunod po natin itong si Twitter. Ayan, ganda oh. Ayan po. Maganda tong Twitter na to, mga bagong labas na high-end bikes na magaganda na po. So, tignan po natin yung size niya, ano po, mga bossing kapadyak. So, naka ano to, medium size na rin to, ano? Tsaka carbon na ba tong Twitter, no? Apo. Ayun, carbon na po. Kaya, yun, iba yung tunog niya. So, carbon na po yan. Lumang size nito, 27.5, ano? Apo. Ayan, 27.5 na yan. Ayan, kung makikita nyo, ayan, high-end frame technology, ayan po. Naka 27.5 na po siya. At ang kanyang saddle po ay Twitter. Twitter na rin po ang kanyang seat post at ang kanyang seat lamp. So, ang handlebar niya ay Twitter na rin po, pati grip. Tsaka, naka-mechanical disc brake na rin po siya. Naka-mechanical brake na rin po siya. So, ang size po ng ang price po nito ay 39,900. Ayan po. So, ayan. Tingnan po natin kung naka-ilang speed po. Ano to? Ayan. Naka 2x. Ayan, maganda po. Naka 2x. So, bilangin po natin. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, naka 2x12 na po siya. Ano po? So, anong size na nito, bro? This is 160, kalimitan talaga lahat, 160 na, no? So 27.5 po yung gulong nya, naka 2.1 siguro to yung mga ganyang kanipis na, no, gulong. So ayan ang kanyang fork ay Twitter na rin to, no? Halos lahat ng parts nya talaga Twitter, kumpara lang dito sa may group set nya. So ayan, mga bossing kapadyak, oh, gaganda. Ayan, carbon na po yan yung Twitter na ito, ano po. Ayan, ganda kung nakikita nya. So itong susunod natin na pangatlo ay SDX to, boss, no? SPX. SDX. SDX yan, SDX kasi parang baliktad yung ano eh. So ayan, ang ganda, carbon na rin to, no? So carbon na rin yung SDX na yan. Kung makikita nyo ang mga bossing kapadyak, ang ganda, oh. SDX, carbon na rin po yan. Size 17, ayan, kung makikita nyo po, ayan, size 17. Ayan. So cockpit muna po tayo. Ang kanyang ano, ganda, oh, lambot. Ang kanyang saddle ay SDX na rin. Itong seat post niya ay Branta. Ayan, Branta Ascend, bagong-bago yung mga pangalan na yan. Tapos yung kanyang seat clamp, ayan, naka-fix na para wala makairam, ano po. Madami yung ito. So, ang kanyang handlebar ay Branta. So, ang brake niya, naka-mechanical brake na rin po. So, tignan po natin kung naka-ilang speed to, ano po. Ayan, naka-Jory XT na rin siya. So, tignan na rin natin yung price niya, banggitin na rin natin. So, naka 48,900 po siya. Ayan, so, naka-Jory XT group set na rin po siya, ano po. So, tignan natin. Ayan, naka-2x. Bilangin uli natin, 2x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, naka 2x11 speed na rin po siya. At ang kanyang RD ay Jory XT na rin, Shimano, yan. At ang size ng kanyang gulong ay, yan, Samba, yan, 27.5x2, yan, 27.5x2. Ayan, medyo makapal-kapal ka siya kumpara dito sa kabilang po. So ayan po, bali carbon na rin po itong SPX, ano po, ganda, mga bossing. So ang kanya pong fork, kung makikita nyo po, ay nakamanito na po. Ayan, ganda. Bali naka remote blackout na po siya. Ayan, mga bossing kapadya, kung gusto nyo pumunta rito, ayan, maganda po ang SPX nila ngayon na bagong labas. So naka ang fork niya ay naka air fork na machete na manito. Ayan, sabi nga ni bossing Subi at machete, baka mapalakul ka dyan. Ayan, ganda po na nga yung kanyang air suspension fork, ano po, black na rin yung ano niya.
Ito ang ganito. So ayan po ang ating SBX, Fox Eye, Twitter at SBX na po. So ayan, bali alloy, carbon tsaka carbon. Ayan po. Tsaka ito pong ano to, 1, 2, 3, 4, pang-apat ay SBX din po, SBX Romance. So sabi nga ni Soviet, baka marumansa ka dyan kasi romance. Pero ang ganda, alloy na rin po to, alloy na siya, ang ganda. Pero mukha siyang, pag tinignan mo, mukha siyang carbon, ano po. So ang size nitong frame ay 17, ayan po, 17. So unahin po natin yung cockpit ulit. Ang saddle niya ay XDS na rin po. Ang seat post niya ay Branta seat clamp stock. Yan. Ang handlebar niya ay Branta Strive. Yan. Meron na po siyang reflector. Bali ang price po niya ay 39,900 na lang po. So naka hydraulic brakes na rin po siya, no? Mga bossing kapag siya. Bali ayun, tignan po natin ang kanyang kung nakailang speed siya. Bali naka 2, hindi natin makita yung pangalan. Bali naka 2, alam ko naka 12 to eh, 2, 1, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, bali naka 2 by 12 speed siya, ano, mga bossing. So ang kanyang RD ay stock pa siguro, ano rin to, ha? Ah, SLX. SLX po ang kanyang RD. Wala kasi nakalagay. Walang pangalan, ano? Yung bagong model. Ah, yan yung bagong model. Ganda. Tsaka malaki, ano? Tsaka yung itong wheel niya rito, malaki. Ayan. Ayan, bali naka 2x12 speed siya. Bali, ito palang bago ng SLX na to. Walang pangalan. Yan po yung mga bagong RD ng SLX ngayon. Ayan. Ganda na po. So, punta po tayo rito sa may port. Ayan, bali na may remote lockout na po siya, ano, na naka air suspension na to, boss, na ayan, naka air suspension na siya na ano ba to? Romance. Oh, SBX Romance na rin po ang kanyang air suspension. Tsaka yung kanyang disc brake ay 160 na rin po. Ayan po ang XDX Romance natin, ano po, mga bossing kapag. So, ito po ang pangalawang part ng ating pong pag-review ng isang grupo ng bike, ano po. Yan, yeah, mga bossing kapadyak, may mga bagong dating na naman po tayo mga bike dito, ano po. Mga bagong dating po yan, yun, nakababa na rin po. Ito, may mga bagong dating uli sila, ano. Kaya hindi pa natin alam kung ano po itong mga bike na bagong dating, ano. Yan si ma'am tsaka sir, ang babait po nila, may re-regalo silang bike sa isang bata na masipag daw po. Ano naman pong name nila, sir, ma'am? Si Mike po. Boss Mike tsaka si ma'am Chris. Bali itong bike na yan ay re-regalo sa masipag na bata. Ganda, kudos po sa inyo, ma'am, sir. Yan, mga bossing kapadyak, kabubukas lang ng store nila. Bali may bumili na po ng tatlong bikes. Bossing kapadyak, ayan, GLX. Bali 27.5 siya, boss, no? 26 siya, no, bossing. Ayan, bali itong bike na to ay mountain bike na pang touring. Kasi meron siyang carrier. Ayan, may lagayan siya ng carrier. Ayan, kailaman po ito. Ito po ang Kisto. Ang bagong labas ng Kito Striker 27.5. Bali naka 3 by bilangin ulit natin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Naka 3 by 8 speed na po siya. Stock pa po ang kanyang hubs 160. Ayan. Makikita niyo po naka 160 yung kanyang disc brake. Ayan, naka X spark ang kanyang brake. Ayan. Ride the best. Ayan. Hydraulic disc brake na po 'yan. So ayan po ang Kisto Striker, hindi pa po nabubuo. Tapos dito po tayo sa Phantom. Ayan po, ito po ang bagong labas ng Phantom mountain bike. Ayan, mga bossing po dyan. Bali, ang ganda ng kulay niya, naka matte black po siya.
At ang pangalan po nito ay Phantom. Phantom Intensity. Ano to? Bubulol pa tayo. Phantom Intensity, ayan po, 27.5. Ayan, napakaganda po ng pagka-matlock niya kung nakikita niyo. Bali naka internal cabling na rin po siya. Size 16 po yung kanyang frame, ano po. Bali pwede niyo rin po siyang kabitan ng carrier tulad ni GLX. Pwede rin po rito. So ang kanyang seat post stock, saddle, seat post, tsaka seat long stock po yan. Handlebar, ganun din po. Tsaka ang kanyang stem. So naka Shimano V-brake na rin po siya, ano po. Na naka 3x speed. Ayan, 3x8 speed yata ito. Tignan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, naka 3x8 speed na po siya. At naka 2 ni Shimano na. Ayan, ayan po, Phantom Intensity. Ayan, naka Kenda tires. Siyempre 27.5 din po ang po. Ayan, ganda ng gulong. Pwede siya sa road at saka sa trail na po, kasi yung mga spikes niya medyo pino, kaya fast rolling siya. So naka ang kanyang disc brake ay naka 160 na rin po, ano po. So ayan po si Phantom Intensity 27.5. So mga bossing kapadyak, ngayon lang po sa araw na to, ano, mga bossing kapadyak, ano, sa susunod na video po natin ay marami pa po tayong may re-review na mga bike dito po sa LJ Bikes Kawit. So stay tuned lang po mga bossing kapadyak para po sa mga susunod na mga videos natin tungkol sa pagbabike check po natin dito po sa LJ Bikes Kawit Cavite. So sana po mga bossing kapadyak na gustuhan niyo po ang ating video ngayong araw. Itong mga helmet na larito, mga bagong dating po yung mga helmet na larito na po. Yan, dito meron sila mga, yan, mga needs nyo, mga bike parts. Yan, mga mineral oil, mga ilaw, mga marami rin po sila mga bike parts dito na po. Yan, may mga rings, yan, may mga gulong. Tapos meron sila mga bagong dating dito na mga helmets, ano po. Ayan, gaganda. Meron silang, ano yung pangalan nito? Ayan. Meron silang PMT. Ayan, ganda o. Oh. May mga bago silang helmets. Ayan, may kulay pula. Ayan, mga boss. Napunta lang po kayo dito mga boss yung kapadya kung gusto nyo pong nakabili ng mga bikes nila. So, mga bagong dating po ito mga bikes na to, ano, mga bagong model po yan. So mga helmets, mga bagong dating din po yan, ano, mga bossing kami. Napapaligay lang tayo dito ng mga bagong dating na bike. So ayan po mga bossing kapadyak, siguro hanggang dito na lang po muna tayo. Susunod po may i-review tayo ng mga high-end na bike dito po sa may LJ Bikes Kawi. Tsaka may mga stock pa po sila rito, bagong dating. Ayan, may mga bagong dating pa po sila rito na may review po natin sa susunod. Tsaka yun. Yeah, so hanggang dito po muna tayo mga bossing kapadyak, ano po. Always ride safe and God bless us all. Maraming salamat po mga bossing kapadyak. Shoutout. Wala. Girlfriend, sinanay mo. Wala akong kapatid mo. Wala ka naman, ikaw lang mag-isa sa mundo. Yung po ba itong dalawang binatang to, siguro may mga nililigawan na ayaw magpa-shoutout eh. Alright boss, shoutout sa'yo dyan, tsaka kay Jericho. Okay, missis, girlfriend, ayaw mo rin? Ayaw mo! Kumalan mo ba, discovery tayo nun? Shoutout na lang po sa inyo dyan, ha? Ayaw madam, hindi nyo siya shoutout nyo. Yung asawa nyo po, boyfriend nyo. Siguro hanggang dito po muna. Pasyal na lang, pasyal. So marami po silang bagong dating na mga bikes, ano boss na? Oo. Tsaka mga helmet. Marami yan, naka-discount. Yun. Tsaka sa susunod na punta po natin dito, siguro yung mga high-end na bikes po ang i-review naman po natin. So mga bossing kapadyak, ingin na rin tayo ng sticker ng Soviet. But may, ito. Eh, meron na akong sticker ng Soviet, tsaka ni Bananer, Bananer Rivas.
Ayan. Kukunin ko rin yung sticker natin at mag-iwan po din po tayo na konting stickers dito para kila Rosin. Tsaka para sa mga pupunta rin po nito. Ayan, maraming salamat Sobit, tsaka Banana Rivas. Kapadya, kung sino pong gusto rin may sticker, ayan, kalang sigatin yun. Kung sino lang pong may gusto, ano po, mag-iwan po tayo na sticker dito po sa LJ Bike Shop, ano po. Saan natin didikit? Ayan, para sa atin. Saan dito? Ayun, dito sa tabi. Yan, para siguro kaya may space talaga diyan para sa akin talaga tong space dito eh. Ayun, Crossive MTV. So dito tsaka si Banana Rivas. Yay! Magkakalat tayo ng sticker dito, mga bossing kapatid. Ayun. Ano, collab na. So dito, collab na tayo. Magaling na yung tuhod ko. Alright, yan po. Ayos. So ayan, pag may nanginginang ano, konti pa nga lang yan. Yung iba, tinatamad pa akong gupitin, ginugupit pa kasi. Ayan, yung sticker po lang ganun sa baso ko eh. Tinatamad nga ako. Tinatamad nga akong hugasan yung minsan yung baso ko. Nandun yung kababa doon. Hindi pa rin natatanggal. Pinapagkapehan ko, mainit yun ah. Hindi pa rin siya natatanggal. Magandang dilan. Ayan. Magandang dilan. Yeah! Ayan na lang. Bold dancer ka pala eh. Yan, so mga bossing kapadyakan, dito, hanggang dito po muna tayo ng mga bossing kapadyakan. So itong mga helmet, wala pa pong price yan. Siguro mga mamaya nga pong pa. Pero malulobat na po yung battery natin. So hanggang dito na lang po muna tayo mga bossing kapadyakan. No? So na-review na po natin dito sa may labas. Hanggang dyan. Hanggang dito, papio lang pong bagya. Pero sa susunod, review natin po isa-isa yan yung mga bike na nandun. Tsaka itong helmets nila ito. So maraming salamat po sa inyo mga bossing kapadyak. Stay safe, ride safe, and God bless us all. Maraming salamat po mga bossing kapadyak. Yan, binababa na po nila yung mga bagong dating ulit ng mga bike. Ang dami oh. Boss Chief, dito po muna ako. Boss, dito po muna ako. Maraming salamat. Pagbalik na lang po ulit. Thank you. Thank you. Saan si Jay? Saan si Jay? Jericho, dito muna ako ha. Sunod ulit. Babalik agad ako. Boss, thank you po. Salamat. Ayan, hindi na po tayo. Bale, tanghali na po pala. Kaya medyo nagwawala na yung bituka natin. Or yung sawa natin sa tiyan. Yung bike natin, lapag na rin. Ganda dito na mga bossing kapadya ko. Siguro pwede pumasok dito. Ayan, may entrance yata. Ang ganda oh. Yun, ang ganda oh. Wow, ang ganda. Parang ang daming ibon. Minsan pupunta tayo dyan. So ayun lang po mga bossing kapadya ko, no? At least po yan oh, mga bossing kapadya. Kita natin may mga bagong dating sila ng mga bike, helmets. At saka may mga bike parts din. Kung gusto nyo po pumunta doon sa LJ Bike Shop na malupit, ay pumunta lang po kayo doon. Malapit lang po yan. Dito sa may LJ Bikes, Kawit. Alright!